hello sa mga ka-chismosa kong kapitbahay. Diyan na ako marik ng chismosa. At dahil nga chismosa tayo, heto't makigisaw-saw na naman tayo sa isang issue na viral kung makaita nila. So ito yung viral video ni Madam Hampas Lupa at ni Hampas Lupang Bagger. Yun yung tawag niya din sa Bagger. Hampas Lupang Bagger na pangit. Aray, ang sakit. Thank you na lang TikTok dahil napapaganda mo kung kahit papaano. So heto na nga. Although pareha sila may kasalanan dito. May kasalanan si Kuya Bagger, may kasalanan si Madam Hampas Lupa. Pero sana, pag may, bilang isang social media influencer, pag may mga ganito kayong sitwasyon, or nasa sitwasyon kayong ganito, diba, magpaka-professional tayo bilang isang social media influencer. Magpaka-professional tayo. Sa isang establishment, guys, hindi nawawala ng team leader. Kung walang team leader, may shift manager. Kung walang shift manager, may manager or may supervisor. So bakit hindi tayo doon lumapit at mag-raise ng complaint tungkol sa isang staff? Diba? Easy lang. Kung tayo kay manager, mag-raise tayo ng complaint. Hindi yung gagawa tayo ng eksena na pag-uusapan tayo, i-video natin yung sarili natin, and then na-upload natin sa social media. Parang kawawa naman si Kuya Bagger dito na walang boses. Eh parang ikumpara natin sa isang mayaman versus sa isang mahirap. So si mahirap dahil wala siyang pera, mananahimik lang siya. At dahil si mayaman may pera, kayang gawin ang lahat. So parang ganun lang yan, social media influencer dahil nga marami kang followers, upload mo sa social media para mahingi ka ng simpatsya mula sa publiko at sa followers mo. So itong si Kuya na hindi social media influencer, wala siyang boses. So kawawa siya sa part na to, di ba? So ayaw mong mahingi ng apology sa kanya. Sa mga followers, sorry kung may nagawa akong mali doon sa Bagger na sinasabi nila na mga nasinabi ako ng pangit. Sorry sa mga followers ko. Kung sinabi kong pangit yung Bagger, kahit pangit naman talaga siya, okay? Tapos, humingi ako ng pawanin sa mga followers ko. Hindi sa Bagger na yon. Ninait-lait mo pa, sinabihan mo pa ng pangit ka na nga. Pangit, pangit, pangit. Pangit ka na nga. Pangit pa ugali mo. Pero, ano yung hampas ko pang Bagger ka? Sa video mo, sinabi mo, hindi nyo ako kilala. So, wag nyo akong i-judge. Ito ugali ko. Hindi nyo ako kilala, mga day. Alam nyo yun. Hindi nyo ako kilala. Bago niya ako sabihan ng masamang ugali niyan, kilalanin mo muna ako. So, hindi mo rin siya kilala. So, wag mo siyang i-judge. Kasi unang-una, ikaw yung mali. Sa totoo lang, mali yung ginawa mong action dito. Bago man sana in-upload yung video, pinag-isipan mong mabuti kung may maaapektuhan kang tao. Diba? Kasi parang sa panahon ngayon, wala ka ng pakialam eh. Makakuha ka lang ng atensyon ng publiko. Di bali nang mawalan ka ng respeto sa ibang tao, mawalan ka ng respeto sa sarili mo, makagain ka lang ng views, makagain ka lang ng atensyon. Diba? Ng simpatya. Kasi paano naman ngayon itong Kuya Bagger? Una-una, kung may pamilya to, maapektuhan yung pamilya niya kasi pag-uusapan siya ngayon. Pag-uusapan siya sa trabaho, pag-uusapan siya ng mga kapitbahay niya. Paano kung may anak pa itong mag-aaral? Ibubuli yung anak niya. Hindi naman, huwag naman sana mangyari. Ibubuli yung anak niya ng dahil lang sa sitwasyon na nangyari sa inyong dalawa. Dahil sa viral video nito. So ikaw, di ba, ayaw mo nang binabash ka. Ang dami mga basher, Diyos ko, mga judgmental. Sinasabi nila, galit na galit ka sa mga bashers niyo. Pero ikaw, binash mo ng binash si Kuya na wala namang, di ba? Parang walang laban sa'yo. Tapos heto, ayaw mo nang binabash ka, pero bash ka ng bash ng ibang tao. Di ba? Pinatulan mo. Natawa nga ako dun sa video mo na pinatulan mo si yung anong Muslim na ba, na social media personality. Kadang mong sinabi sa kanila, hindi lang sa inakampihan ko or galit ako sa'yo. Hindi, wala akong galit sa'yo kasi hindi talaga kita kilala. Nalaman ko lang yung Madam Hampas Lupa dahil sa nag-viral na video na to. Hindi talaga kita kilala. Pero dahil nga ako bilang isang, yung trabaho ko ay related din sa customer service, parang nararamdaman ko kung ano nararamdaman ni Kuya. Marami akong nakasalamuhang iba't ibang tao, iba't ibang klaseng pag-uugali, may mabait, may
matrip-trip lang, basta lang mapag-tripan ka, merong talagang sobrang arte. So, ano yun? Nagger? Oh, nagger. Napakang si madam. Kasi ganun yung personality na nakikita ko yung madam. Masyado siyang nagger. Bungangera, kumbaga. Bungangera. Mapanlait. Sana maging lesson sa atin or sa inyo na mga social media influencer. Pag may mga ganito, daanin nyo sa professionalism, hindi sa social media idadirect nyo. Kasi marami kayong maaapektuhan. And then pag nag-bounce back yung bashing nyo sa isang tao, nangyari sa inyo, galit na galit kayo. Diba? Pag binash kayo ng publiko, galit na galit kayo. Which is, kayo din mismo ang nagpasimula. Sa inyo nagsimula. Ayaw mo nang binabash ka, pero ikaw, type na type mo mang bash. Ay. Kaya yun nga yung sinasabi niya, what goes around comes around.